Isa sa mga katangian ng mga scammer ay napakadali nilang magsinungaling. Walang pag-alinlangan. Hindi natatakot na mahuli. At kung mahuli mo na nagsisinungaling, hindi man lang nagpapakita ng pagsisi. Madalas, tinatakpan pa ang sinungaling ng isa pang kasinungalingan. Di kaya, iniiwasan o ibaliwala. Kaya sila tinatawag na pathological liar. Maitim ang kanilang budhi. Ganyan ang pagkatao ni Norman Mangusin o mas kilalang si Francis Leo Marcos. Ako po si Manuel Boy Mejorada na magbibigay ng ulat tungkol sa mga natuklasan ko tungkol kay Francis Leo Marcos. Nagpalabas po ng reaksyon si Francis Leo sa una kong video. Pero hindi niya sinagot ang issue ng kanyang peking educational attainment sa kanyang official biography. Iniwasan niya. Evasion o pag-ilag is a classic tactic of pathological liars, narcissists, and Machiavellian individuals. Kaya hindi ako nagulat na binaliwala niya lang ang pagkahuli sa kanyang kasinungalingan sa kanyang educational background. Alam niya, and he is very confident about it, na marami sa kanyang mga fanatics ay i-disregard ang kanyang mga kasinungalingan. Kahit bawat minuto pa siya magsinungaling, hindi yun papansinin ng mga supporters niya na parang mga asong ulol. Bago tayo magpatuloy, hihilingin ko na i-click nyo ang like button. Inuulan kasi ng mga dislike buttons ang mga video ko tungkol kay FLM ng kanyang mga asong ulol. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, now is the time to hit the subscribe button, which you can find here. Budol-budol ang tawag natin sa kanila. Sa wikang Ingles, con man. Mga manloloko, scam artist. Sila ang mga tao na nagsasamantala sa tiwala ng kanilang mga biktima upang magkapera. Hindi bago ang kanilang mga modus operandi. In fact, napakarami na ang research na nagawa ng mga psychologists all over the world tungkol sa modus operandi ng mga scammer. Isa sa kanila ay si Professor Maria Konnikova ng Harvard University. Sa kanyang libro, sinulat ni Professor Konnikova na may tatlong katangian ang isang scam artist. Una, yung psychopathy. Pangalawa, narcissism. Pangatlo, Machiavellianism. Tinatawag itong tatlong katangian na mga budol-budol as the dark triad. Ang salita na ginagamit ng mga psychologists dito ay malevolent. Ugali ng demonyo.
sinabi pa ni Professor Konnikova na karaniwan, dalawa lang sa tatlo ang nandyan sa mga scam artist. Sa pag-size up ko kay Francis Leo Marcos o si Norman Mangusin, lahat itong tatlo ay nasa pagkatao niya. Psychopath, narcissist, Machiavellian. Ano ang ibig sabihin ng isang psychopath? Ang psychopath ay isang tao na walang pag-aatubili na magsinungaling at gagawa ng mga peking bagay upang makamit ang kanyang layunin. Kung mahuhuli sa kanyang pagsinungaling, pinipilit pa rin ang kanyang kasinungalingan o gagawa ng isang kasinungalingan upang matakpan ang una. Wala na sa kanya ang kakayahan upang malaman ang wasto at mali. He has lost the ability to distinguish right from wrong. Hindi nakakaramdam ng guilt o pagkasala. Walang conscience. Ang narcissist naman ay isang tao na sobra ang bilib sa sarili. May inflated ego. Hanggang langit ang kayabangan. Akala niya siya ay kaakit-akit. Gusto palagi na siya ang sikat. Feeling important. Very important person o VIP ang gusto niyang treatment sa kanya. The third trait is Machiavellianism. Ito ang ugali na pinapaikot-ikot niya ang kanyang biktima upang makuha kung ano ang gusto niya. Manipulative. Schemer. Pakinggan niyo ang sinabi ni Professor Konnikova tungkol dito. One of the hallmarks of the good con artist is that it never feels like they're taking advantage of you. They are never taking anything from you. You give it to them willingly. You give them your confidence. They don't take it. You give them money. They never take it from you. One of the hallmarks of the confidence artist is something called Machiavellianism. It has to do with manipulating people for your own ends, getting them to do what you want them to do, but without their knowledge, so that they don't realize they're being manipulated, so that they think that everything they're doing is of their own volition. Dapat po maintindihan ito ng lahat na Pilipino upang makilala natin ang tao na budol-budol. Marami na kasi ang biktima ng mga scam sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking scam na natuklasan ng Securities and Exchange Commission at ng National Bureau of Investigation ay yung Kapa Community Ministry International sa Mindanao. Kapa stands for Kapus Padatuon or Make the Poor Rich. Habang hindi pa nakapag-full swing, dito rin ang papatunguhan ng Volunteers Against Poverty Foundation ni Francis Leo Marcos. Katulad ng Kapa, ginagamit din ni Francis Leo Marcos ang pagtulong sa mga mahihirap bilang cover story sa kanyang racket. Mahilig talaga ang mga scammer na magtago sa likod ng pangalan ng mga mahihirap. Magandang pakinggan kasi na tumutulong ang isang organisasyon sa mga mahihirap. Nagiging magaan ang loob ng mga tao na hindi alam kung ano ang tunay na agenda sa likod nito. Tiranimya sa kaisipan ng taong bayan na matulungin siya dahil sa sobrang yaman bilang isang Marcos. Heredero daw siya ni Dr. Pacifico Marcos, ang yumaong kapatid ni dating presidente at yumao na rin na si Ferdinand Edelin Marcos. Ginamit niya at inabuso niya ang pangalan na Marcos
upang magtiwala sa kanya ang kanyang mga biktima. Pero nung mangyari itong COVID-19 pandemic, sinamantala niya ito upang makaumpisa ng isa na namang malaking racket. Tinanim ni Francis Leo Marcos sa kaisipan ng mga tao na matulungin siya dahil sa kanyang sobrang yaman. Sobra daw ang yaman niya, isang bilyonaryo, dahil anak daw siya sa labas ni Dr. Pacifico Marcos. Ginamit niya at inabuso niya ang pangalan na Marcos upang magtiwala sa kanya ang kanyang mga biktima. Sa kanyang pinakabagong racket, sinamantala ni Francis Leo Marcos ang COVID-19 pandemic. Ang kanyang puhunan ay 200 mga food packs, mga maliliit na food pack na hindi siguro susobra ang halaga ng 100 piso bawat food pack. At umikot ito sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila at namimigay daw ng pagkain. Lahat na ito ay captured sa video. Na-notice nyo, napakaliit na mga plastic bag na pinamimigay niya. Sa likod lang ng isang Mitsubishi Adventure at Ford Expedition. What he did was to magnify it with the skillful use of social media. Pagkatapos, umikot at kumuha ng mga pictures at video ng mga truck-truck na bigas at pinalabas na sa kanya daw galing ito upang ipamimigay sa mga mahihirap. Niluto niya ito sa social media na milyong-milyong piso na ang halaga ng mga bigas na pinamimigay niya all over Metro Manila and some parts of Luzon. Tapos, nagumpisa na humingi ng donasyon. Sa maliit na puhunan at sa pagpalabas sa social media ng mga pictures and videos ng bigas na hindi naman sa kanya, Francis Leo Marcos began his scheme to defraud his believers. Ginamit niya ang mahihirap bilang instrumento sa kanyang panloloko. Sabi niya sa isang video, hindi niya kailangan na mag-donate sa kanya ang ibang tao ng pera. Kasi nga daw, sobra-sobra na ang yaman niya. Subalit, huling-huli siya sa pagpalabas sa Facebook page ng Volunteers Against Poverty Foundation Incorporated na humihikayat sa mga tao na magbigay ng pera na ipadaan sa PNB account ng kanyang foundation. Ito po ang screenshot ng mga post na pinalabas sa Facebook page ng Volunteers Against Poverty Foundation Incorporated noong buwan ng Pebrero. Noong pumutok itong iskandalo, mabilis itong inalis ni FLM. At kung titignan ninyo ngayon ang FB page ng kanyang foundation, ito na lang ang makikita nyo ngayon.
February 2019, ang pinakahuling post. Pero gumawa siya ng ibang accounts sa Facebook at doon niya pinapatuloy ang maitim na layunin na ito. Sumulat na ako sa Securities and Exchange Commission upang ireklamo at humingi ng tulong upang maimbestigahan itong racket ni Francis Leo Marcos. Kailangan mabigyan ito ng pansin ng ating mga otoridad. Alam ni Francis Leo Marcos na malaking window of opportunity ang binigay sa kanya ng COVID-19 pandemic. Marami ang bumabati ko sa akin dahil ginugulo ko daw si Francis Leo Marcos. Tumutulong naman daw sa tao. Ang hindi nila alam, pinapasok lang sila ni Francis Leo Marcos sa kwento ng The Wolf in Sheep's Clothing. Maraming tupa ang kinain ng globo dahil naniwala sila sa kanyang pagpakunwari na siya ay isa ding tupa. Harmless. Ito po ang ginagawa ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusin sa totoong buhay. He is a wolf in sheep's clothing. Matagal na si Francis Leo Marcos sa budol-budol business. Ayaw niya kasing magtrabaho ng matino. Gusto niya magkapera sa mabilis lang na paraan, yung hindi na siya napapagod. Easy money. Sa panluloko lang yan nagagawa. Nahuli na yan minsan na nagbebenta ng peking gold bar. Marami rin ang nabiktima niya sa Mindanao sa kanyang kunwari pamimigay ng libreng salamin o eyeglasses. Gamit ang pangalan na Marcos, humihingi siya ng donasyon para sa kanyang kunwari charitable projects. Pero maliit lang pala na halaga ang pumupunta sa project. Milyong-milyong piso na mga donasyon ang tinakbo ni Francis Leo Marcos. Ito po ang isang nagreklamo sa kanyang pangbudol-budol doon sa Mindanao. Akala talaga ng mga humahanga kay Francis Leo Marcos na totoo siyang tumutulong. Sa susunod ko na video, ipapakita ko sa inyo kung paano niya kayo nabibiktima na hindi niyo namamalayan. Sa ngayon, umupo lang muna kayo at mag-isip-isip sa mga ipinaliwanag ko pa kayo. Nasa inyo na yan kung magpapaloko pa kayo. Ako po muli si Manuel Boy Mejorada. Maraming salamat po sa inyong suporta.